What's up mga boss, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba talaga mas maganda, fuel injected type na motor or carburetor type na motor. So, ang example natin is Raider 150 na yung carburetor type at saka Raider 150i yung bago. Well, sa presyo pa lang, pagbibili ka sa kasa ng motor, mas mahal talaga yung fuel injected kaysa sa carburetor. At tatagulugin ko na lang para mas madaling ano yun, bigkasin or intindihin, carburador. Yan, mas kasi nasanay tayong lahat sa carburador eh. Yeah, so mas mahal yung fuel injected kaysa sa carburetor na motor. Kasi kaya mas mahal yung fuel injected dahil sa mga components niya. Kasi medyo mahal yun. Tulad ng ECQ. Yung ECQ is engine control unit or yung computer box. Tapos meron pa siyang fuel injector, magano marami. Yan. Mas marami siyang parts kaysa dun sa ano, sa carburetor. Pero halos parehas din naman. Mas mahal nga lang ng konti. Yung ECQ naman, yun yung nagtitimbla kung gaano karaming pumapasok na fuel tsaka air sa combustion chamber. Yan. Sa carburetor naman, meron tayong tinatawag na gravity fed. So, yung fuel, mula sa tanke, dadaan sa filter. Yung fuel filter, bago siya dumiretso sa carburetor. Pero yung iba, meron siyang pump. Yan. Pero sa fuel injected talaga, meron na kagad siyang fuel pump. Kasi yun yung nagkocontrol ng pressure para hindi masyadong malakas o hindi masyadong mahina yung pasok ng ano, gasolina. Sa parts naman, mas mahal yung fuel injected kasi meron siyang ECQ, yun nga yung fuel injector, fuel pump, mas marami siyang ano. Sa carburetor naman, mas mura naman yung carburetor, 1 to 2,000 meron sa Lazada eh, na ganun eh. Makakita kayo dun. Pero kung original, medyo mas mahal kung yung talagang original na carburetor para sa motor nyo. Sa maintenance naman, mas mura yung carburetor kasi meron maraming video sa YouTube na mapapanood kayo. May DIY pa nga kung paano i-overhaul yung carburetor or kung paano linisin yung carburetor. Sa fuel injected naman, mas mahal kasi konti lang yung mekaniko na may gamit na tools or na pang-scan para sa ECQ. Kaya siguro mas mahal kasi medyo mahal yung tools na gamit nila eh. Pero mas maganda sa fuel injected, meron siyang engine light. Naiilaw siya pag may problema yung makina. Kunwari, nag-loose yung connection, ganun, or may natanggal na connector, yun, iilaw siya. So, mas madali siyang ma-detect. Yun lang naman yung medyo mahal sa fuel injected kasi lahat halos pare-parehas na eh. Yung change oil, yung gulong, yung mga filters, yun, pare-parehas na yun. Sa fuel consumption naman, based naman sa studies sa ibang bansa, tapos based na rin sa akin, kasi naka-FI ako eh, yung Yamaha side ko, FI yun, yun. Talagang matipid talaga siya. Sa carburetor kasi, the more na mag-accelerate ka or mas pigain mo yung throttle, mas maraming papasok na air at saka fuel dun sa combustion chamber, so mas magastos siya sa, ano, sa gasolina. Sa fuel injected naman, meron tinatawag na throttle delay. Yun naman yung kinocompute ng computer box or ng ECQ para kung gano'n lang karami ipapasok na air at fuel dun sa makina mo. Yan mga boss, sana may natutunan kayo lalo sa mga bibili pa lang ng motor para alam nyo na kung ano yung bibili nyo, kung fuel injected ba or carburetor na gusto nyo. Yun. Wala namang problema kahit bumili kayo ng carburetor sa fuel injected. Depende nga lang sa kaso kasi sa akin kasi for me mas okay yung ano eh, yung fuel injected kasi daily use ako eh. Tsaka na research ko rin na ginagawa na nilang obsolete yung carburetor sa ibang bansa kasi gusto nila lahat fuel injected na. So parang binabawasan na nila yung production ng mga ano carburetor para maging fuel injected lahat. Well, sa akin ang masasabi ko lang kasi fuel injected user ako. Okay talaga siya, okay siya lalo sa tipid. Ang kailangan na talaga, alaga lang. Alaga sa linis, yun, alaga sa laging ano, car wash, yun. Tapos yun nga, change oil, change filters, yun. Basta hindi kayo papahiya ng fuel injected. Astig.
Para mga boss, don't forget to hit like, subscribe, and comment down below. Anything, kahit ano, pwede nyo i-comment dyan. Tapos don't forget to click the notification bell na rin para laging updated sa mga susunod ko pang mga videos. Tapos share nyo na din. Yan. Para sa mga kaibigan nyo na gustong bumili ng motor. Yan. Para may at least may idea sila kung ano yung gusto nilang bilhin. Yun. Okay? Sige mga boss. Bye.